showbiz kwentuhan. That was the very first sequence I shot for Ironheart. Joshua Garcia, napaka-professional ikong tao. Kulitan, kasama ang trending celebrities at kinakikiligang love teams ngayon. Beautiful lies. Aking mahal. Sagot na namin yan. Ako ba yun? Alam nyo yan dito sa Kapamilya Chat. So, hindi ko talaga naiisip na magkaka-award. All you have to do is sit back, relax, enjoy, and watch your favorite artista sa aming mga pinalevel up na challenge at exclusive pasilip sa kanilang buhay sa likod ng camera. Tara na! Dahil bukod sa Zoomustahan, kami nagbabalik studio na. Oh my God, iiyak ba ako? Uy! Ang galing mong empleyado ng ABS-CBN. Nood na sa Kapamilya Chat. Sa mga teleserye, pag nagkatuluyan na yung mga bida, tapos na agad yung kwento. Bitin! Buti na lang pala, baby girl. Ang kwento natin, naghahanap pa ng happy ending. Wow, baby girl! Isa pa naginip, di kita nakita nakabistid ng ganyan. Uy, yan! May ipot ka pa eh. Ba't may panliiso ka? Siyempre, isa ko lang kasama ko. Popsicle. Kailangan mo umalis. Tuwing magka-quality time pa yung dalawa, lagi kang may dahilan para umuwi. Nakingi mo balikan yung tatay ko sa babaeng yun! Mas dumadagdag ka pa! Manong ka muna. Pare, hindi na namin kailangan dito. Teka, kayo ba? Hindi! Tropa ko lang yun si Red. Ano ba talaga ako sa'yo? Natatakot kasi ako ibigay yung 100% ko eh. Kasi paano kapag iniwan mo ko? Kaya ba mangiiwan ka din? What's up, Kapamilya all over the world? Ako po si Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Mga Kapamilya, we are now streaming live via chat.abs-cbn.com. At syempre, live na din tayong napapanood sa ating official YouTube channel, Facebook, at syempre, live na live din tayo sa ating TikTok account. Kapamilya, for this episode, grabe, malapit na natin mapapanood ang kanilang pinakabagong handog sa ating lahat. Let's all welcome, live here on Kapamilya Chat, we have Jillian Vicencio and Yves Flores! Thank you for having us here. Hi Jillian, hi Yves. Hello. Pati muna tayo sa ating mga pamilya. Hello sa mga kapamilyang nanonood sa amin simula nung Too Good To Be True hanggang ngayon na sumusuporta. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat po sa pagdood kay Yves mula PBB. Tinrobak mo naman kami, Jillian. Tagal mo na. Ayan na, pero first of all, congratulations dahil ito na ang pinaka-bagong handog nyo sa ating mga kapamilya, ang Red Talks To Be Continued. Kanina, before we start, napanood na natin yung trailer ng inyong dapat abangan ng ating mga kapamilya. How does it feel na after ng Too Good To Be True, eh, ito na nga, finally, may kasunod na storya na ang Red Talks talaga? Siyempre, sobrang nakakatuwa kasi yun nga, nagkaroon kami ng story ni Red, di ba, may parang kung ano yung nangyari sa amin after nung... After ba? After. Oh, after nung... Basta yun. Oo. Nakakatuwa kasi ang dami ring sumuporta sa amin. So, thank you guys so much for supporting Retox. Kung hindi dahil sa inyo, wala pong Retox. Yes, totoo yan. Tsaka, ansaya rin na balikan mo yung character na nagawa mo dati. Diba? Tapos ulitin. Parang hindi pa ata nangyayari yun. Na gaganapan mo siya ulit after... 6 months? Yes. 8 months? Yeah, actually, ito kasi, parang nasabi na siya sa amin, after ng Too Good, parang December pa lang. Ah, may ganun ng parang... May ganun na. Pero sabi kasi namin, parang pwede bang anoy muna, pahinga muna ng konti, tapos gawin natin. Eh, busy sa schedule si Jillian. Hindi nag-aaral ako, din siya. Siya yung busy. Ayan po, nagkaturoan po mga kapamilya. Sige, ako na busy. Pero kinailangan na mag-break ng konti. Kailangan lang ng break ng konti, tapos gawin namin. So, yun nga, ang nangyari, naging busy kami dalawa. So, na-move, kaya, ayun, ngayon namin natapos. Pero at least, tapos na ngayon at excited na kaming napanood nyo lahat. Pero anong dapat abangan ng ating mga kapamilya dito sa Retox? Ito ba, next level na yung kilig? Or same pa rin na parang, alam mo yun, yung bardagulan yung dalawa doon? Without spoiling. Okay. Of course, nandun pa rin yung bardagulan, yung kulitan. Kasi doon nakilala si Red at si Toxic. Yeah. Sa ganung moment na nag-aasaran pero nakakilig. Pero ito kasi, parang ni next level na namin.
So I think mas makikilala nyo rin yung characters dito sa rito. Konting lalim, pero yung kakulitan, tsaka yung lightness ng Redentox, nandun pa rin siya. Hindi pwedeng alisin yun kasi sila yun eh, sila, dun sila nakilala. Pero paano, bilang coming from Too Good tapos dito sa Retox to be Continued, may adjustment pa ba sa inyong dalawa? Or mas, kumbaga parang wala na lang talaga kasi andun na yung rapport niyo from Too Good? Kami, sa aming dalawa? Yeah, sa inyong dalawa. Wala na. Kasi, I mean, after Too Good naman talagang naging close baka naman kami talaga ni Ibe. So, sobrang comfortable na rin sa isa't isa. Pero medyo na, ano? Medyo na ano lang ako sa character kung paano ulit bumalik. So ayun yung naging challenge for me kasi ang tagal nga bago namin gawin ulit. Oh, tsaka ang ginawa namin may time na binigay na sa amin script tapos binasa namin Jillian. Binasa namin dalawa kung paano siya ulit i-port. Yeah, i-portray yung character ni Red Chani kasi matagal na rin eh, 'di ba? Minsan after ng isang serye kinakalimutan na natin yung mga yung paano gawin yung character niyan. Pero dahil naman kasi medyo malapit sa amin yung mga character. So madali lang sa amin. Ay wait, hindi. Parang may ginawa si Ives na tumpasahin natin kasi gusto ko malaman kung may ano. Ayun. Hindi, sabi ko kasi eto ah. Sabi ko pwede bang basahin natin baka kasi yung magic nawala or hindi natin alam, hindi natin masabi kasi ang dami nangyari sa buhay namin, di ba? May kanya-kanyang may trabaho, tapos may kanya-kanya rin ginagawa si Jillian. So, baka lang, natakot lang ako, may konting takot lang na nakakilig pa ba tayong dalawa kung gawin natin? Kasi ang tagal kinikilig ka pa ba? Baka ikaw. Aho! Nagpasahan na po. Dito, mga kapamilya, grabe, di ba? Pero how do you feel? Siyempre, di ba, after nga ng Too Good, yung mga kapamilya, mga tao, pag lumalabas kayo, tawag na sa inyo, si Red, saka si Tox. Ngayon na muling magbabalik ang Retox, ano ang, kumbaga, dapat abangan ng ating mga kapamilya sa inyong dalawa? As Red and Tox? Ano? Joke lang. Huh? Wala? Hindi. Ano ang abangan sa atin? Ayun nga, mas makikita nila yung kung paano nag-progress yung relationship, yung journey ng relationship ni Red and Tox, diba? Tsaka may lalim din kasi. Hindi lang siya basta rom-com, pero dito kasi mas makikilala mo yung dalawa, si Red and Tox. Hindi lang siya basta nagpapatawa or kukulitan. Meron din silang lalim. Yeah. Ano na lang yung masasabi nyo na parang kumbaga natutunan nyo kay Red at saka kay Tox? After doing this, ano na talaga? Retox to be continued. Anong natutunan ko kay Tox? Kay Tox. Ikaw muna. Ako marami yung sasabihin. Eh, ikaw muna, kasi nga nag-iisip pa ako. Kay Red siguro. Natutunan ko kay Red, hindi sa lahat ng bagay kaya niyang gawin mag-isa. Kaya nandyan yung pamilya natin, kaibigan. Minsan kailangan natin tulong. Minsan iniisip natin na kaya natin. Pero kaya naman natin. Pero minsan may time na kailangan natin din ng tulong. Yun yung sabi ko. At sa pag-ibig naman kay Red, hindi niya sinusukuan ng isang bagay. Kapag mahal niya yung tao, hindi naman sa ipipilit, pero paninindigan niya. Kahit ano na nangyari, kahit mabigat na yung nangyayari, kahit nasasaktan na siya, andun pa rin si Red. Parang hindi nagbabago yung paningin niya doon sa taong mahal. Determined talaga siya. Ganun ka rin ba? Yun na nga ang tanong, Jillian. Diba? Doon na tayo papunta eh. In real life ba, si Eves ganun ganun din? Ganun ka rin ba? Parang hindi mo alam. Okay, G, ikaw naman. Ako siguro natutunan ko kay Tox. Kumain ng isaw. Kumain ng isaw. Hindi. Siguro ano ba? Na may mga bagay na talagang dapat sinasabi. Kasi parang communication is very important talaga. Sa kahit anong bagay. Sa kahit anong relationships, pa-family man yan, friends, or yun, ka-relasyon mo, yun. Kailangan maging open ka para magkaintindihan kayo. Communication. Communication talaga. Pero hindi ka open, di ba? Saan? Wala. In real life, ganun din ba si Jillian? Yung kumbaga, communication is the key o minsan may mga bagay na pinipili mo na lang na i-keep sa sarili mo. Yeah, may mga bagay na pinipili akong i-keep hanggang sa ma-process ko siya and then tsaka ko sasabihin.
Kasi may mga, parang ang hirap din na impulsive ka, di ba? Kasi ganun ako dati, nung bata. Kung baga kung ano yung maisip mo, sasabihin mo. Yeah, ngayon medyo pinag-iisipan ko na siya. Kasi syempre, yung words natin, mabigat eh. So kapag sinabi natin siya sa isang tao, hindi na natin siya pwedeng bawiin. Yeah. O bakit? Naniniwala ba si Ives doon na gano'n na si Jillian ngayon? Konti lang. Sakto lang. Pero from Too Good, may masasabi ba kayo na parang growth na nakita niya sa isa't isa when it comes to acting at syempre as a person? Kung papaano si Jillian nung simula ng Too Good now dito sa To Be Continued? Syempre, mas lumalim yung relasyon namin ni Jill. I mean, sa as partner. As, Magre-reaction. Magre-rinig ako, Mike. Ako ba? Iyo. Akin ba? Akin. Ako. Kanina ako. Di na ako. Ito na. Okay. So, yun nga. Kwento ko lang. Nung nag-start yung Too Good, na first na nag-meet namin ni Jillian, parang nag-pares kami ng buhok. Di ba, blonde kami? So, parang bata ng tingin ko sa kanya. As in, bata, mga 16 years old. So, hindi ko siya masyadong pinapansin kasi nga, feeling ko bata. Bagets na bagets. Tapos kami, puro pa kami mga boys. Lalaki, oo. Tapos matatangkat na siya sa elite niya, di ba? So, wala lang. Parang okay, ka-work ko. Parang ganun lang sa una. Tapos, parang sabi sa akin ni Direk May na, pag-love teaming ko kaya yung dalawa. Sabi niya. Tapos, parang sa akin, parang, ha? Seryoso ba kayo? Jillian, di ba pwede iba? Niya. Hindi naman sa ayaw, pero hindi kasi ko kasi... hindi mo nakikita talaga. Hindi ko talaga nakikita. Iyon nga yung lagi namin pinag-uusapan ni Jillian na, meron nakikita yung ibang tao na hindi namin nakikita. Ang dami nagtatanong sa amin na, kayo ba? Kahit mga kaibigan namin, artista, pamilya namin, mga friends talaga namin na, kayo ba? Kayo, akala nilang kami lagi. Tapos parang sabi ko, anong nakikita nila? Parang lagi kong tinatanong siya, anong ba nakikita nila sa atin? Bakit laging ganun? Pati sa screen or off screen man. Tapos yun lang, hanggang sa naging open kami sa isa't isa, nagsasabihan na kami ng problema. Nung may time na hindi ako okay, nung nagsushoot kami, si Jill lang sinasabihan ko ng problema. As in, willing siyang makinig talaga. Kaya, thankful ako sa kanya kasi time na down ako, nandiyan siya para sa akin. Kaya yun, hindi ko rin expect na magiging close kami ng sobra. Kasi yun nga, coming tulad na sinabi sa, ko, nung hindi una, pinapansin nung una, hindi ko talaga siya pinapansin kasi iniisip ko bata na ano, baka. So, yun lang. Ba't ka naiyak? Ba't ka naiyak? Ano tanong? Paano mo nakita yung kumbaga maturity ni Ives coming from the start ng Too Good ngayon dito na sa Retox To Be Continued? Alam mo, may mali siyang kinuwento. Kasi una pa lang namin pagsasama dun sa salon, nagpapakulay kami. Nagkwento na agad yan ang problema niya, no? Kwento nga ako kasi nga, hindi before pa sa salon, nung sa sasakyan, tsaka before pa ng Too Good, nakita na tayo, di ba? Hindi kita pinapansin. Oh, hindi. Oo, kasi ano, nakita na kami dati na nagsushoot silang Bagong Umaga. Tapos nagsushoot kaming Four Sisters. Oh. Tapos ang maldito niya, as in, suplado. Pero anyway, ayun. So, parang for me, yung POV ko naman, siguro, na-break na rin agad yung ice nung una pa lang namin kita. Kasi sinabihan na rin siya ni Ate Charlie na parang, uy, ikaw nang bahala kay Jill, ganyan. Ginanon siya, di ba? Ginanon ka. So anyway, siguro ang nakita kong growth kay Ives as a person, mas pinaprioritize niya na yung sarili niya ngayon compared before. And I think... Sorry. And I think, ano, super okay yun. Kasi diba dapat may mga pagkakataon talaga na dapat inuuna mo yung sarili mo kaysa sa ibang tao. Ay, paano inuuna kita? Huy! Ay, sorry. Pero ito na lang, yun nga, yung tanong ni Ives kanina na ano sa tingin nyo yung nakikita ng ibang tao na hindi nyo nakikita sa isa't isa? Bakit yung pagtanggap at pagmamahal ng mga kapamilya natin sa inyong dalawa, eh, kumbaga ganun talaga? Bakit nga, guys? Nasagot nyo na ba yun? hindi ko rin siya masagot. Ako may mga time na, yun nga, tulad na sinabi ko, yung mga friends namin, pati mga ibang kapwa-artista namin, na... Akala talaga nila kami. Asan girlfriend mo? Parang ganun yung tanong. Sino girlfriend? Si Jillian. Ha? Hindi ko girlfriend. Alam mo yung mga ganun. Sorry. Hindi namin alam kung anong nakikita nila sa amin. Parang sabi nga may... Di ba yun yung magic eh? Magic. Hindi nyo alam sa sarili nyo. Diba? Tapos minsan tinatry namin figure out na ano bang ginagawa natin off-cam.
wala, ito lang naman normal namin. Minsan, clingy kami sa... Okay, aminado naman kami, clingy kami sa isa't isa minsan kasi. Ganun naman kami. Mas ikaw. No, sige, ako na. Hindi, komportable lang kasi talaga. Yun, komportable. Komportable lang talaga. So, alam mo yun, parang kapag komportable ka kasi sa isang tao, hindi mo, hindi ka mag-iisip ng kahit ano, bad, kahit negative things, di ba? Yep. Ganun kalalim yung connection nyo. Kaya kapag ka nakita ng ibang tao, akala kong baga, ganun kayo talaga in real life. Kasi yung connection nyo sa isa't isa, malalim na talaga. Yeah. Dahil nga komportable sa isa't isa, di ba? Pero ito na nga, Jillian, Ives, invite ko na ang ating mga kapamilya na panoorin, suportahan ang Retalks to be continued. Yes, ayan po mga kapamilya, sana po panoorin at suportahan nyo ang Retalks to be continued sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel po ito on August 1 to 8, tama ba? Oh, hindi, August 1 to 4, 6 PM yung first part, and the second part is from August 8 to 11, 6 PM also. Guys, sana po ma-enjoy nyo kasi talagang ginawa po namin yung best namin. And I wanna thank everyone na sumusuporta sa Retalks and of course, yung production po na nagtiwala sa amin. Maraming maraming salamat po. Yes, and directed by Paco Santa Maria. Thank you, Direct Paco. Ate Cathy and Ate Ro, mga producer natin na sinuportahan kami mula day 1 hanggang matapos. Nandun lang sila kasama namin. Maraming maraming salamat. At marami rin salamat sa mga fans na nandyan at sa mga taong naniniwala sa amin dalawa. Maraming salamat po at mahal namin kayo. Yes, ayan nga mga kapamilya, suportahan at tangkilikin po natin sina Jillian at si Ives kung papaano natin sila minahal sa Too Good To Be True noon. Kaya naman, suportahan, abangan natin malapit na ang Retalks To Be Continued. Mga kapamilya, via Facebook Live, lipat na po kayo sa ating official YouTube channel dahil marami tayong challenges na inihanda for Jillian and Ives. Facebook Live viewers, lipat na and we'll see you guys there. Bye! 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 Alright, diretso na tayo. Wala nang commercial gap. This time around, ito naman, may mga clips tayong papanoorin from your Too Good To Be True stints as Talks and Read. Tapos kailangan nyo lang i-rate yung mga eksenang ipapanood na, mapapanood na. So, ano yung highest? 10 yung pinakamataas, 1 yung pinakamababa. Then, konting kwento lang about the scenes na mapapanood. Let's start our parang rate and react. Nahanap ko yung monitor na nakikita mo yung sarili. Wala na pala. Kita tayo sa shop. Uba! Punta na kita ngayon na mismo. Sige na, bye-bye. Yan. Ito pa ako yung rate. Ito na, ito na. Ligtas kita. O, sige ah. Sa likod ko. Sa likod. Nice! Galing ka! Ligtas mo ako dun ah. O, kahit na maso. Salamat ha. Hindi niyo ako pinabayaan. Alam ko naman na mahal niyo ako. Hindi ayos mo. Ayaw mo kasi maniwala sa akin eh. Balay mo naman magtropa lang sila. Parang tayo lang. Dev, sweet naman talaga kami, kaso ayaw namin pakita sa ibang tao. Ano ba nagustuhan mo kay Red? Oo nga. Sa totoo lang ah, nababasaya naman ako neto ni Red. Sa kalokohan nga lang. Kakasama naman tayo, di ba? Dito. Bonjowa lang to. Ano? Okay ka na? Okay na. Ano pa ba nagsimula to? Hindi ko alam eh. Isang araw. Biglaan na ako nahulog sa kanya. Pinipilit ko naman pong pigilan yung nararamdaman ko eh. Pero hindi ko po ka talaga alam. Mas pinipilit kong umiwas, mas lalo akong nagde-develop. Saan ba kasi itong si Red? Kailan kailangan siya ng tropa eh. Ano, magpapakita ka pa ba, Red? Wow! Dead ma talaga. Ano ba bang hinihintay mo?
Gusto mo ba sabihin ko pa na namimiss kita? Oo na, miss na nga kita eh. Hindi ako mapangali pag wala ka. Diba ako nga mahal na kita eh. Parang mahal na. Oo na, sige na nga. Mahal na nga kita. Oo. Binubura pa eh. Wala nang bawi yan, ha? Paps! Pwede bang mayakap lang kita? Kahit na nainis ka pa. Pag-ibig ba'y nakalimutan na? Kundi huwag mo nalang pigilan pa. Mabuti pag-usapan kaysa naman magkasakitan. Kahit masugit ka paminsan, hindi kita iiwan, baby. Ayan, ilan lang yun sa mga nakakakilig at mga trending scenes ng Retox sa Too Good To Be True noon. After watching those clips, ano yung mga nag-flashbacks, mga na-miss nyo sa pagganap bilang si Red at si Tox? Siyempre, yung mga kulitan moments namin, tsaka yung mga kilig scenes, kasi talagang totoong kinikilig naman eh. Nakakakilig naman kasi talaga yung mga eksena. So yun, nakakamiss. Nakakamiss yung Too Good. Yung Too Good family, lahat, yeah. Lahat ng cast. Kasi magkakasundo lahat, tsaka close lahat. So, every time na pinapanood namin mga clips, parang ang dami ko naalala. Eh, siya yung mas ganun. Mas ako ganun. Minsan sa TikTok, parang kung gusto kong, pag bad mood ako, naghahanap ako ng clips ng Retox. Tapos binabalikan ko. Tapos sinesend ko. So, yun yung nag-uplift ng mood mo talaga. So, ito, uy, kinilig ako. Ready na ako. Pero para sa inyo, ano na lang yung pinaka most fulfilling or best part of portraying Red and Tox? Most fulfilling. Pasay mo daw. Yeah. Mm. Tsaka, syempre, yung may nakaka-relate sa'yo. Mm-hmm. Alam mo yun? As the character. Nakakatuwa yun. Tsaka yun nga, parang natuwa sila dun sa character ko. Mula nung Too Good, dun talaga mas umano eh. Mas nakilala. So, thank you guys. Mm. Tsaka ano, iba rin kasi yung impact ng Retox. Hindi pwedeng mawala yung isa eh. Like, pag ako nakita ako sa mall, parang laging tinatanong, asan si Tox? Diba? Yun yung kasunod eh. Hmm. So, ganun rin naman si Jill. At saka minsan, ako nga nagpapagupit ako habang hinugas yung buhok ko. Parang, so, kumusta na po kayo ni Tox? Parang mga ganun. Kahit wala silang time, parang gumagawa sila ng time para makanood pa rin, makakatch up dun sa episode. So, alam mo yun. Ang daming nakamiss talaga kay Red at Tox. Kaya, dapat panoorin ng ating mga kapamilya ang pinakabagong handog niya sa ating lahat. Diba? Ako, ayan na nga ang ating rating nyo para doon sa mga clips na napanood natin. Rating? Pinaka gusto ko yung last. Yung may text na talaga. Yeah. Text, parang, any trivia doon, G? Paano trivia? Oh, trivia. Marami kong trivia doon. O ano? Ano? Anong trivia? Hindi, sa buhok lang. Sa buhok lang. Wala ko. Kasi dalawang beses ako nagpakulay doon. Day. Kasi parang nag-try ako ng ibang color. Kasi mag-iba na nga yung character. Hindi na ako yung parang golden head. So parang, okay, papalit na ang kulay si Ives para maiba na. So palit ako. Tapos parang ayaw nila ng prod. So palit ako ulit. So alam mo yun. Pero yun kasi yung first time makita rin ni Tox si Red na iba yung kulay eh. Oo. Kasi simula pagkabata, yun ang buhok ko. At saka ang tagal niyang nawala nun. Diba? Kaya diba nag-imbestiga pa talaga si Tox para lang kasi nga may nafe-feel na siya. Tapos nung nakita niya na, minsan may ganun talaga, no? Nakakapag parang na-miss mo yung tao, dun mo marirealize. Kaya kapag nawala yung tao sa buhay mo, dun mo marirealize na. Ang important siya. Love ko pala siya. Hindi ka naman nagpaparamdam talaga. Diyos ko. Naku, ayan na nga dyan. Nagtatapos ang ating Rate and React with Jillian and Ives. Ito naman ang ating susunod na challenge. Tignan natin sa ating Draw Each Other challenge. So, kailangan nyo lang i-drawing si Jillian at isa. Habang ang twist, kailangan hindi kayo nakatingin sa dinodrawing nyo. Hindi kami nakatingin. Eye to eye lang kayo, tapos nagdodrawing kayo. Habang kinocompliment nyo ang isa't isa. Oh my goodness! Baguhan lang ng compliment ni Jill. Bakit? Okay. Alright. Ang hirap. Let's nakatingin start sa mata. Oh, eye to eye lang habang nagdo-drawing kayo. Mahirap to. Game na? Go. So nagko-compliment? G, ka muna. Tapos batuhan.
You're funny. Ang ganda mo today. Wow! Yun, ato siya nabiyo maganda. Very caring ka. Yeah. Ano ba sabi? Ang sweet mo minsan. Minsan lang. Kasi moody ka eh. Siguro, ano? Hirap nito. Talagang, huwag ka tumingin. Ang daya mo yun. Yeah, very malambing kasi to si Ives eh. Tapos, talagang nag-e-effort siya. Kapag gusto niya. Kapag gusto ko. Si Jillian kasi, ano siya? Napapatingin ako, sorry. Nakikinig siya. Nakikinig siya sa, kahit paulit-ulit na ako sa mga rants ko, parang nakikinig pa rin siya. Hindi siya nagsabi, ano ba yan, paulit-ulit na lang. Tsaka, anytime pwede siyang tawagan basta hindi siya busy para lang magkwento. Yeah, sinasagot ko naman lahat ng tawag mo eh. Pero, hindi ka sumasagot ng tawag. Kasi tulog ako. Sus! Parang may hinanakit ka sa akin. Di ba iko-compliment mo nga? Oo, compliment. O, last two. Last two'ng batuhan. Ako, hinangaan ko si Ives sa ano. Hinangaan kita tol talaga sa acting mo. Promise. Lalo na nung tugod. Kasi talagang inalalayan mo rin ako. So, very thankful ako for that. Thank you. Si Jillian naman, magaling siyang aktor, pero hindi siya nagtitiwala sa sarili niya. Kaya lagi ko siyang pinupush. Aww. Kasi naniniwala ako sa kanya. Aww. Hindi siya naniniwala sa sarili niya, pero ako, naniniwala ako sa kanya. Na-appreciate it. Thank you. Parang paiyak na ta. Parang last. Ikaw yung paiyak eh. Ano ako, ang pinakagusto ko pala sa kay Ives, yung sa fake, kung feature sa kapag nakasmile. Smile ka nga. Yeah. Di ba? Ang cute, di ba? Ano ba pinakagusto ko sa'yo? Ano? Gusto ko ito. Ha? Na-joke lang! So ito, lahat gusto ko. Wow! Hindi, si Jillian, isa siya sa mga pinaka magandang mukha para sa akin dito sa ABS. Kinulang lang height. Yun lang. Lagi niya sinasabi sa akin. Kung tumangad pa si Jillian, masyado na siyang perfect. Oh! Ayun. Kaya hindi lahat binibigay. Pero sapat na sapat, sapat na. Sapat na. Diba? Oh, oh. Pero sana tumangad lang ng 2 inches, ganito. Okay na. Pero wala. Wala tayong gagawa. Yun na yun. Oh, ayan na nga. I-review nyo na ang inyong mga drawing sa ating mga pamilya. Gawin, pakita niyo sa ating camera. Ayokong pangit! Galing ko mag-drawing. Ba't ka mukha ni Judy? Ayun. Ayan. Jillian, konting explanation kung ano nangyari. Ano nangyari? Mas gusto ko yung drawing niya. Parang ang ano, ang... Alam ang yung, artsy? Yeah, artsy? Alam niyo yung cubism na paint. Parang ganun yung dating niya sa akin eh. Angas. Pwede bang i-keep to? Wow. Pwede. Hindi, ako, tinry ko lang talaga yung drawing mukha niyo. Kaso ang hirap na hindi ka nakatingin dito. So, yun. Picturean ko na lang. Sige. Ito yung drawing ko kay Jillian. Siguro nakita niyo naman, may part na maganda, may part na pangit. So, ganun yung pagkatao. Joke lang. Uy! Joke lang. Joke lang. O, bakit? Lahat naman tao, ganun joke. Na. Tama. Hindi, lamang perfect talaga. Alam ko naman yun. Niyadaan ko lang sa joke. Balance eh. Diba? Pero ayan na nga ang kanilang drawing. For the last time, ipakita niyo na sa ating mga kapamilya. Oh, di ba? Ayan. Diyan, nagtatapos ang ating Draw Each Other Challenge. Grabe naman kasi, nagko-compliment ka na, nag-iisip ka na, tapos nagdo-drawing ka pa, di ba? Alright, mga kapamilya, simulan na natin ang ating Sock and Blow Challenge with Jillian and Ives. So for this round, si Jillian ang magsasock and then si Ives ang magbablow. Let's start. In 1 minute to ha, may timer one tayo. May timer. Okay. Game? 3, 2, 1. Game po. Wait lang. Alright. Timer starts now. 1, 2, 3. Ba't parang sobrang dali lang para sa kanila nito? Dali naman nito? Hindi ako nakatingin, no?
Uy! I'm sorry, tingnan ko yung oras. Parang mauubos sila itong mga kapamilya. Pwede ba yun? Oh. 18 seconds. May lawag ilan? 14. Sorry! 10. Go! 9, wait lang kasi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and time's up! Grabe naman yun! Ilan yun? Ilan yun? Bilangin natin, bilangin natin. So sa round 1, ilan ang kanilang nakuha? Walang nalaglag. Parang walang nalaglag. Wala. Ilan to? Nakuha nila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cards mga kapamilya. Birthday ko. Tignan natin kung sa... Kung baliktad naman, kung si Jillian naman yung magbo-blow and si Eves yung magsasell. Alright. 1 minute timer ulit. Paminute to win it pala tayo. Oh, why? Naglag ko nga isa. Alright, game. Pamakas mo naman. Timer starts now. One. Itawin mo! Hindi ako nakahigop po. Bakit ayaw? Okay. Three. Madaya ka! Hindi ko nilalaglag ha. Bawal ilaglag ha, dapat no. Hindi ko nilalaglag. Nakadikit ka kasi. Bilisan mo naman. Ang hirap eh! Twenty-five seconds. Hindi mo tinatama sa labi mo! 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 3. 2. Dali! 1. And... Time's up. Bagal kasi mag-ganun-ganun eh. Ang hirap. Ilan kaya for Jillian? Ito pa, nalaglag. Water po tayo. Water. Mabusa ako ng... Parang nakakam. Mas onti itong round 2. Mas mabilis ako mag-ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21! Close enough. No? Yeah. 23 yung kay Ives, 21 kay Jillian. Ina naman ni Jillian. Mas so, kumusta ang ating suck and blow challenge? Nakakatawa. Actually, nakaka-ubos na nga, no? Nakaka-ubos siya ng hangin. Oo. Totoo. Mag-water muna tayo. Tapos nandadaya pa to. Si Jillian nilalaglag yung cards. Hirapan ako. Sabi niya pa nga ganito. Ay! At dyan nagtatapos mga kapamilya ang ating suck and blow challenge with Jillian and Yves. Pero syempre, before we let you go guys, i-invite nyo muli ang ating mga kapamilya na suportahan ang Retalks to be Continued. Go ahead. Yes, ayan po mga kapamilya. Again, sana po suportahan nyo at panoorin ang Retalks to be Continued. Yon guys, sana po panoorin at supportahan nyo ang Retalks to be Continued sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel po ito. On August 1 to 4, 6 p.m. ang first part and the second part is on August 8 to 11, 6 p.m. also. Thank you guys! Maraming maraming salamat at sana po eh, ma-enjoy kiligin kung ano pang maramdaman talaga. Maramdaman ninyo. Yes, at sana po supportahan nyo ang Retalks. And excited na kaming mapanood nyo kada episode kasi siguradong matutuwa kayo. Oo. So, sa mga kapamilya natin na naghahanap noon kay Red at kay Tox, finally mga kapamilya, this is it. Malapit na po natin mapanood ang Retalks to be Continued. Mga kapamilya na tumutok from the very start until this moment, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ako po si Jeremiah at nakasama natin sila Jillian at Yves.
See you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye everyone. Bye. Stay safe. Thank you guys. Kapamilya Chat.